natin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ikalawang bahagi po nung ating pong pag-aaral hinggil po sa ano po ba ang demonyo? Sila po ba ay may kapangyarihan na gaya ng sinasabi ng mga mangaral? Kasi pagka makikita po natin yung mga mangaral, pagka nagle-lay hands, para ho bang ipinalalagay nila na yung demonyo ay may kapangyarihan magbigay ng sakit? Yeah. Para ho bang yung demonyo ay may kakayahan na magbigay ng karamdaman sa tao? Exodus 20, talatang 5, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Pinaparusahan po niya ang kanyang mga magulang, yung pong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Alam po ba ninyo ang demonyo ay Diyos-Diyosan? Si Pablo ay nagsabi doon sa kanyang sinulat sa 1 Korinto 10:20. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. So anong ibig sabihin dito ni Pablo? Yung po palang mga demonyo ay mga Diyos-Diyosan. Ano? Ayan o. 10:28. Medyo kulang po yung sa Tagalog, kaya ito po. But if any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that should eat, and for conscience sake, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Sa Tagalog, dapat kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain na wala ho yung Diyos-Diyosan. Ayan. Di ba? Kaya, minarapat natin na doon sa English kunin. Ayan. But any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols. So lumalabas, yun pong demonyo ay mga Diyos-Diyosan. Ano? So idols and demons are effectively the same. Huh? Bakit? Tinapon niyo yung sinabi ni Pablo na they sacrifice to demons, idol, and not to God. Ano? Oh. Ayan ah. Oh, hindi ho na ipaliliwanag ng mga ministro yan sapagkat o ng mga pastor. Nakita niyo po ba pagka naglelehan sila na pinalalayas yung demonyo? Na para bagang may kapangyarihan yung demonyo dun sa sakit. Parang siya ang naglagay. Diba sinasabi nila, in Jesus' name, I rebuke you, demons. Eh, hindi nila naintindihan kung ano pala yung aral ng demonyo. Sino ba yung demonyo? Kaya nagpapalaya sila ng hangin. No? Wala talaga. Walang pinalalaya sila kundi yung hangin. Eh bakit? Hindi naman talaga alam nila kung ano yung ibig sabihin ng demonyo. No? Ulitin ko. Ang sabi ni Pablo, Paul says, they sacrificed to demons. Tignan nyo ha, idols. Yun daw hong demonyo, yun yung idols o yung Diyos-Diyosan sa Tagalog at hindi sa Diyos. Oh. But if any man say unto you, this is offered in sacrifice unto idols, ano yun? Demons. Oh. Sa maliwanag, na yun palang sinasabing demonyo ay yung Diyos-Diyosan. Batay sa sinasabi sa sulat ni Pablo. Ano? Ayan. 1 Korinto 8:4. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols,
we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Ayan ah. Sa Tagalog, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na iniyahain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Ano? Ayan. So, an idol or a demon has no existence at all. Meron lamang iisang Diyos. Ano? Meron lamang iisang Diyos. At yun ay si Yahweh. Ha? Unang Korinto 8:5. Ayan, tuloy lang natin. Sapagkat bagamat merong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo nasa Kanya at isa lamang Panginoon, si Yahwashay, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamamagitan niya. So, lahat ng bagay sa Diyos. Ha? Masama, mabuti sa Diyos. Na, ngayon. So dito, naipaliwanag na kasulatan na yung binabanggit na salitang demonyo ay Diyos-Diyosan. Alam naman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan. Ha? Ngayon, eh siguro matatawa kayo ngayon kapag naintindihan nyo na itong niaaral ni Pablo tungkol sa mga demonyo. Sapagkat pare, pastor, ministro, nagpapalayas ng demonyo. Sino pinalalayas nila? Yung Diyos-Diyosan o yung sakit? Ha? Ayan. May muli, samatin po ang biyaya, awa-habag, pagkupala, katotohanan, kapayapaan. Pag-ibig mula kay Yahweh. Magandang araw po sa bawat isa.